Diana, a blessed morning sa ating lahat. So, tulad nga sinabi ni Pastora, lahat ba tayo napapuri? Amen. Amen. Nagalak ba lahat? Amen. Naibigay ba lahat? Amen. Amen. So, para hindi mo wala yung alag o init ng puso natin sa Panginoon, so, punta tayo doon sa ating na topic. Baka malamig pa at mawalan tayong gana. Di mo ba? Habang mainit-init pa at hindi pa lumalamig. So, bigyan na kagad natin yung ating topic for today. So, our topic is sustaining God's fire. Oh, yun na. Sustaining God's fire. Tulad na aking ginawa, kailangan yung init ng ating damdamin sa Panginoon ay mananatili. Hindi siya malalamig. Tulad nga ng pag nagsasahin tayo, especially pag sa province, kailangan bantayan mo yung sinahin mo. Ayaw ko na sa province kung gasol na yung ginagamit nila. I hope hindi pa yung maglalabas ng mga deep na lugar. Kaya sa amin, talagang kahoy yung gamit. So pag nagsasahin ka, kailangan mong bantayan. Lagyan ng panggatong to sustain the fire para yung luto ng kasinahin ay maganda, hindi siya hilaw. At hindi rin sunog. Yeah. So our text makikita sa Leviticus chapter 6 verse 13. Yeah. So sabay-sabay natin basahin. A fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. Yeah. So let us pray. Our Father in heaven, thank you Lord for this wonderful day. And thank you for sa tuturo mo Panginoon sa araw ito, Lord God. Thank you for giving us your word upang sa Lord Panginoon or matutunan namin Panginoon paano maging sustain your fire sa amin po sa Panginoon, Lord God. Panginoon, samahan kami sa amin na pagpapibay sa pamilya nila yung salita Panginoon. Na yung babahagi Panginoon sa amin, Lord God. Kaya Panginoon, buksan po ang aming puso at isipan at talaga na umatid ito sa aming mga puso, Lord God, na habang kami ay narin po sa mundo, ito ay aming na may isang pamuhay, Lord God. From the dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, so dito sa ating binasa na apart, sabi dito na fire shall always be burning on the altar, na it shall never go out. So, sabi dito, kailangan patuloy natin na paningasin. Tama ba? Paningasin, pag-alabin. O kailangan nga nanatili na kasindi, o nanatili na kasindi ang apoy sa altar at huwag itong papayang mamatay. Ito yung isa sa mga pangunahing sa Old Testament, ito yung isa sa mga pangunahing responsibilidad ng mga high priest. Yung mga tuloy nga sa lalim ng lumantipan na panatilihin patuloy na miningas yung altar o yung apoy sa altar ng Diyos. So, malinaw na inutos ng Diyos na yung apoy ay laging nagbiningas doon sa ibabaw ng dampana at kailangan hindi dito lalabas. So, sabi ito in Leviticus 9 chapter 23 verse chapter 9 verse 23 hanggang verse 24, God sent the fire, but it is the responsibility of the priest to sustain the fire of the altar. So, however, God gave them a specific instruction to follow so that they could keep
burning in all the altar. So, yun na, kailangan na manatiling na nagbini na si Mapoy doon sa altar. So, ang banal na pagpiling ito ay talaga na napakahalaga. At kapag ito ay nabang pa rin, lalo na sa atin, upang mapanatili yung apoy ng Diyos sa ating mga puso at kaluluwa. But the new birth, the Holy Spirit, kind of the fire of God's love in the hearts of the believer. So sa bagong kapanganakan o sa ating inaksyon, ang banal na Espiritu ay naniningas na apoy ng pag-ibig ng Diyos dito sa puso natin, sa mga puso ng mananampalataya. At ito ay pinatotohanan ni Apostol Pablo doon sa Roma 5:5 na ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. So, gayon pa man, tulad ng mga pari ng mga unang panahon, responsibilidad nating mga mananampalataya ngayon na panatilihin nag-iingas at kumikinang ang apoy ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang sa ating mga puso, kundi sa ating kaluluwa mismo, kaluluwan at kamdamin. Nag-aalam ko yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. At higit sa lahat, dapat natin tiyakin na ang apoy ng pag-ibig ng Diyos na natanggap mo sa bagong kapanganakan ay hindi kailangan mawala sa ating puso. Ang simbahan ng Epeso ay nagpit na pinagsabihan ng Panginoong Hesus dahil sa hindi pagsunod o pagtaguyod ng kanilang unang pag-ibig. Kung saan mababasa natin dito sa Pahayag chapter 2 verse 4. Nevertheless, I have this against you that you have left your first love. So, gayon din ang dapat nating asahan. Kung hahayaan natin napatayin ang mga lahanin, pagkapalisa, pagnanasa, at kasiyahan, o pagigipit ng buhay nito, ay maaaring mamatay yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Yun yung mga bagay na magbibigay sa atin o pamatay ang mga damit. So, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi makasama sa pag-ibig ng mundo ito sa aming mga kaluluwa. So, ito yung mga dahilan kung bakit pinalaan tayo ng Apostol Juan na huwag ibigay ng mundo at akbitan nito. Apostol Juan, chapter 2, verse 15 to 16. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. In Tagalog, huwag ninyong bigyan ng sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Maliwanag po yun. Kung ang sinuman ay umiibig sa mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng mga nasa sanlibutan, ang pita ng laman, ang pita ng mga mata, at ang kapalaluan ng buhay ay hindi sama kundi sa sanlibutan nito. So nagawa ng mga pare ng unang panahon na panatilihing nagningas ang apoy ng Diyos altar sa buong paglalakbay nito sa ilang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tiyak na tagubilin na ibigay-igay sa kanila ng Diyos. So ito yung mga tagupilin na may kaugnayan pa rin ngayon para sa pagpananatiling mainit, nagbiningas, at nagkalakablab ang ating mga damdamin. Ang apoy ng pag-ibig ng Diyos
kahit naririto tayo sa mundong ito. Kaya naman, sabi nila, karunan man para sa atin na maingat, na suriin at sundin ang mga tagubiling ito ng Diyos. Basahin natin Exodus chapter 29, verse 38 to 42. Huwag ninyong ipigil ang sanlibutan. Sorry. Now this is what you shall offer on the altar, two lambs on the first year, day by day, continually. One lamb you shall offer in the morning, and the other lamb you shall offer at twilight. With the one lamb shall be one tenth of an ephah of flour mixed with one part of a hin of pressed oil, and one part of a hin of wine is a drink offering. And the other lamb you shall offer at twilight, and you shall offer with it the grain offering and the drink offering as in the morning, for a sweet aroma, an offering made by fire to the Lord. So, ito yung unang utos na binigay. God instructed the press to ensure that there is always over in the altar. So, ipatungsan yung pari na tiyakin na laging may hain doon sa altar. Sabi nga, hanggat may hain sa altar, ang apoy ay patuloy na nagniningas. Ngunit, kapag ang sakripisya ay umalis sa altar, ang apoy ay maalis din sa altar. Sa mga tuwid, inutusan mga sasagkate na iwasan ang handog na sinusunod sa altar o iwanan ang handog sa sinusunod sa altar buong gabi hanggang umaga. At the next day, kailangan ipapatuloy yun ang sunod-sunod na pag-aalay sa umaga hanggang gabi. Nga inutos ng Diyos na ang handog na sinusunog ay malalagay sa apoyan sa ibabaw ng kampana buong gabi hanggang umaga, at ang apoy ng kampana ay dapat mananatiling nagbimingas doon. Leviticus 6:9. Command Aaron and his son saying, this is the law of the burnt offering. The burnt offering shall be on the earth upon the altar, part upon the altar of all night until morning. And the fire of the altar shall be keep burning on it. So tulad mga priest ng unang panahon, hindi tayo magkukulang na panatiling magningas at nagliliwanag yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Kung patuloy natin inaharap, bibigay o ialay ang ating sarili sa Diyos bilang isang buhay na hain. Kaya naman, pinayuhan tayo ni Apostol Pablo dito sa Roma 12:1. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, or in English, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. In Tagalog, kaya nga mga kapatid, pinamamanhin ko sa inyo, na sa pamagitan ng awa ng Diyos sa inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, panugod-lugod sa Diyos na siyang inyong makatwirang paglilingkod. So, huwag natin iharap ang ating mga sangkap bilang mga kasangkapan ng kaliguan sa kasalanan. Kundi, iharap natin yung ating sarili sa harap ng Diyos na parang buhay na mula sa mga patay, at yung ating mga sangkap ay mga kasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Roma 6:13.
And do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. So, kailangan tuloy-tuloy o nagpapatuloy na pagpapasakop sa banal na Espiritu. Upang nanatiling nag-iningas ang kanyang apoy sa ating mga kapuso at kaluluwa. So ito yung dahilan kung bakit pinaiwan din Apostol Pablo sa Timoteo na nagsasabi, ang mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo, ingatan mo sa pamagitan ng Espiritu na nanahan sa atin. So, hindi lang yung patunggal kay Timoteo, kundi para din sa atin na mananampalataya ngayon. Na yung mabuting bagay na pinagkatiwala sa atin, dapat natin ingatan. Pag-ingatan natin sa pamagitan ng Espiritu na nandirito mismo sa atin. Natanga-tanga natin na pinagkaloob ni Jesucristo sa atin. Na habang tayo naririto sa lupa, kailangan huwag nating hayaan na mawala yun sa atin. Isang karunungan na sundin ang palang ito ngayon. Pagkat ang apoy ng Diyos na nakaalab sa ating mga puso na banal na Espiritu ay siya ay maglalaho habang patuloy natin bibigay ang ating mga sariling laman o pagbigyan ang pagkasiyahan ng pagkanasa dito sa mga puso. So kung yung ating sarili na patuloy pa rin ginagamit sa hindi maganda, hindi po siya mananatili sa atin. Mawala po yun. Kaya nga, God instructed us na kailangan natin panatiliin yun sa atin. Kahit na rin mga parte ng ating katawan, kailangan natin, huwag natin paggamit sa hindi maganda. Amen? Kailangan natin lumakad sa Espiritu upang mapanatili, manatiling ligtas o mabantayan yung apoy ng pag-ibig ng Diyos na sa ating puso. Kailangan natin tayo mapagbantay. Diba nga, ang ating kaaway nandiyan lang sa tabi-tabi. Na anumang oras at pwede tayo sa langayon. Amen? And second, God instructed the priest to ensure that ashes never cover the altar. Leviticus 6:10. And the priest shall put on his linen garment, and his linen trousers shall put on his body, and take up the ashes of the burnt offering which is of fire, as consumed on the altar, and he shall put them beside the altar. Ngayon, pagkatapos ng bawat pag-aalay, yung mga saserdote ay dapat palaging magsuot ng kanyang kasuotang lino. Kung ang kanyang pantalong lino ay dapat isuot niya sa kanyang katawan. At pagkatapos ay kukunin yung apong na handog na nasunog na o natupok na ng apoy doon sa ibabaw ng gampana. At kanyang ilalagay ang mga iyon sa tabi ng sa tabi at ang altar. Pagkatapos ay alisin niya ang kanyang mga kasuotan at magsuot ng iba pang kasuotan at dadagdahin yung mga doon sa labas. Doon sa isang malinis na dako. So ito nga po ay hindi dapat dumikit sa katawan ng mga priest. Diba? This is a wisdom and warning for God's servant today. The ashes are the trails of fire and the evidence that fire has truly burned. And also, so yung apo hindi na masusunod at hindi na rin ito masusuportahan yung pagsunod doon sa hain. Diba? Pero yung sabi ko na,
yung kaibala nakaranas ng pagsasayang ng province, imagine nyo kapag yung apo o yung apo na po na natakpan na yung panggato, di ba, namamatay. Unti-unti namamatay yung panggato. So, kailangan alisin yun para hindi mamatay yung apo. Kaya, ang mga apo ng mga nakaranas, sinunod na ito ay dapat wala na yun upang manatili nag-aapoy yung altar. So, kaya inutusan ng Diyos ang mga pari na maingat na pangasawaan ng mga ito at maiayos na itapon ng mga ito. At dapat silang itabi pagkatapos ng bawat pag-aalay at pagkatapos ay dalhin doon sa isang malinis na lugar. So, ngayon, ang apoy ay nagpapaiwating ng mga resulta ng apoy ng Diyos na nagbininga sa ating buhay. At ang mga patunay ng Espiritu ng Diyos na kumikilos sa ating buhay at mga papuri o kaluwalhatian or glories that people showers on gifts on being used of God to minister to them. So, when you allow this as to cling to us or to accumulate in our soul, it will put out the power of God in our soul. This is the ongoing of main servants of God today. So, mga minamahal ng kapatid, we don't deserve the glory, praise, and honor for whatever God accomplishes to us. Therefore, don't let the ashes settle on you or cling to us. Dapat ang tamang lugar na kailangan nilabilangan ay ang trono ng Diyos. Hindi natin dapat kalimutan na laging dalhin at iwasan o iwanan ng mga ito doon. Sabi nga sa Psalms 115:1, not unto us, O Lord, not unto us, but to your name, give glory because of your mercy, because of your truth. And lastly, God instructed the priest to burn wood on the altar every morning. Yun nga ang Diyos ay nag-uutos sa mga sasagdote na magsusunod doon ang kanang kahoy tuwing umaga. At mag-aayos ang hantog na susunogin doon at kanyang susunogin doon ang taba ng mga hantog tungkol sa kapayapaan at ang apoy ay lagi nagbininga sa ibabaw ng taba at hindi ito nalabas. Leviticus 6:12-13. And the fire of the altar shall be keep burning on it, and it shall not be put out, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order on it, and it shall burn on the pot of the priest's offering. A fire shall always be burning on the altar, it shall never grow out. So, ngayon ang pagsusunog ng kahoy tuwing umaga ay nagpapahiwatig ng pagkugol ng kalidad ng oras tuwing umaga sa ating o sa isang mapagmahal at patalik na pag-iisama o pag-iisa sa Diyos sa panalangin at sa salita. Ito yung magpapanatili sa apoy ng pag-ibig ng Diyos at nabiningas at kumikinang sa ating puso at kaluluwa. Ang pagpahalaga sa salita ng Diyos sa ating puso at pagtuon sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay mag-aapoy at magpapaalam ng ating kaluluwa para sa Diyos. So, minamahal, mga kapatid, tuwing umaga ay tumali makakupang ang binibig nila sa salita ng Diyos. Para sa iyo ay mag-aapoy at magpapaalag ng ating kaluluwa. Ito ay nasusunog ng may mas matindi. Ang bawat gawa ng mapanalangin, paminilay sa pag-ibig, sa salita ng Diyos ay simpleng pagdirektad ng kahoy sa apoy ng Diyos sa ating puso at kaluluwa.
Sabi nga sa Psalms 39:3, my heart was not within me while I was musing, the fire burned, then I spoke with my tongue. Therefore, spend quality time every day to meditate in God's word and love for us. Kaibigan, nawalan ka naman. So, this is a reminder to us. Kapag tumating tayo sa point na nawala tayo ng gana, ito yung mga bagay na dapat nating balikan o dapat nating sundan. At huwag na nating hayaan na dumating tayo sa point na mawala yung apoy ng Diyos sa ating puso. After all, nasa kayo'y ang ating spiritual na pananampalataya ay aandang natin.